Noong ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangbayan ng templo ng kanyang mga diyos. Iniutos ng hari kay Aspenas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, magkikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng wika ng panitikan ng mga taga-Babylonia. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanilang sariling pagkain at alak. 3 taon silang sasanayin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias na pawang nagmula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ni Aspenas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Belteshazzar, Shadrach naman si Hananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Niloob naman ng Diyos na sila'y kalugdan at pagbigyan ni Aspenas. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo. Tiyak na pupugutan niya ako ng ulo." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Aspenas na mangalaga sa kanya at sa 3 niyang kaibigan. Pakiusap niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat." Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. At pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at mas malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. Binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon na itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nebuchadnezzar. Kinausap sila ng hari at nakita niyang walang kapantay sina Daniel, Hananias, Misael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng mga hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na itanong sa kanila, 10 ulit na mas mahusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga engkantador ng kaharian. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa 1 taon ng paghahari ni Ciro. Noong 2 taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramiko, "Mabuhay ang hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin." Sinabi ng hari sa mga astrologo,
ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Muli silang sumagot, "Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipapaliwanag namin." Sinabi naman ng hari, "Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo, naiisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang may papaliwanag na ninyo iyon." Sumagot ang mga astrologo, "Wala pong tao sa daigdig na makakagawa ng iniutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya na nagutos ng ganyan sa sino mang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ng iniutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao." Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari, kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosang ito ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Ariok, ang kapitan ng mga tanod ng hari na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Itinanong niya rito, "Bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari?" At sinabi naman sa kanya ni Ariok ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipapaliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga, kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Pagkatapos, bumalik si Daniel kay Ariok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia. Sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipapaliwanag ko ang kanyang panaginip." Dali-daling iniharap ni Ariok si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip." Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, "Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?" Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at ang mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok
na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipaito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang sipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintikas ng bakal, katulad ng nagagawa ng bakal. Dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito man ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ni numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar, nalapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, "Tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng Hari. Siya ang tagapaghayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito." Pinarangalan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Si Haring Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingatyaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing ribulto. Nang nasa harap na sila ng ribulto, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto
na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebuchadnezzar, "Mabuhay ang mahal na hari. Iniutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sinumang makarinig sa tugtog ng mga instrumento. At sinumang hindi sumunod ay ihahagis sa naglalagablab na pugon. Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego, ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto." Nagalit si Nebuchadnezzar nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, "Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking ipinagawa? Iniuutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan?" Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami ililigtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo." Namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila. At inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy, kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at itinanong sa kaniyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos." Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugon. Sinabi niya, "Lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Lumabas nga silang 3 mula sa pugon at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi nasunog ni Bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego." Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. "Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ipinag-uutos ko, sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos." At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang sinaad, "Kapayapaan nawa ang sumainyo
buong kagalakang ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Akong si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aking palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga salamangkero, mga engkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito may paliwanag. Ang kahuli-huli ang nagpunta sa akin ay si Daniel na pinangalanan kong Belteshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. At inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga salamangkero, alam kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa lilim nito ang mga hayop at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas. Ibuwal ang punong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito at ang mga ibong namumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan sa parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng 7 taon. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maaari niyang gawing hari ang sinumang nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, Belteshazzar. Ipaliwanag mo ito sa akin. Ito'y hindi na ipaliwanag ng mga tagapayo ng Babylonia, ngunit naniniwala akong kayang-kaya mo sapagkat sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, Belteshazzar, huwag kang mabahala kung ano man ang kahulugan ng aking panaginip. Sumagot si Daniel, Mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy na nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit at kitang-kita ng buong daigdig, may makapal na dahon at maraming bungang makakain ng lahat. Sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon ay kayo po. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit ang tuod nito ay lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayaang mabasa ng hamog at makakasama siya ng mga hayop sa parang at paparusahan sa loob ng 7 taon. Ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahang kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo tulad ng baka. Sa kaparangan kayo maninirahan at 7 taong paparusahan hanggang sa kilalanin ninyong ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at maibibigay niya ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin.
Ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong maging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling mapayapa ang inyong buhay. Lahat ng ito'y naganap sa buhay ni Nebuchadnezzar. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan, namamasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, "Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lunsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan." Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin." Nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka. Nabasa siya ng hamog, humaba ang buhok niya na parang balahibo ng agila at ang kuko ay naging tila kuko ng ibon. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakailanman. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking tagapayo at ang mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa hari ng kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Minsan, si Haring Belsazar ay nagdaos ng malaking handaan para sa sanlibo niyang tagapamahala at nakipag-inuman siya sa kanila. Nang lasing na si Haring Belsazar, ipinakuha niya ang sisidlang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman niya at ng mga tagapamahala ng kaharian ng kanyang mga asawa at mga asawang lingkod. Dinala naman sa bulwagang pinagdarausan ng handaan ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam mula sa templo ng Diyos sa Jerusalem at ininuman nila ang mga ito. Habang sila'y nagiinuman, pinupuri nila ang kanilang mga Diyos na yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao at sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ng ilawan. Nakita ito ng hari. Namutla siya. Nangatog ang mga tuhod at nalugmok sa matinding takot. Sumigaw siya. Dalhin dito ang mga inkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, "Sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. Kukwintasan ko ng ginto at gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian." Dumating lahat ang mga tagapayo ng hari, ngunit isa may walang makabasa o makapagpaliwanag sa kahulugan ng nakasulat sa pader. Lalong nabagabag at namutla ang hari. Litong-lito naman ang kanyang mga tagapamahala. Ang inang reyna ni Haring Belsazar ay pumasok sa bulwagan nang marinig niyang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, "Mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mamutla sa takot.
sa kaharian mo ay may isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ng iyong amang si Nebuchadnezzar, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan, tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng mga salamangkero, mga engkantador, mga nakikipag-usap sa mga espiritu at mga astrologo. Dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin, ang lalaking iyon ay si Daniel na tinawag ng hari na Belteshazzar. Ipatawag mo siya at ipapaliwanag niya ito sa iyo. Iniharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw pala ang Daniel na kasama sa mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroon ka raw pambihirang talino at karunungan. Ang sulat na ito ay pinabasa ko sa mga tagapayo at mga engkantador upang ipaliwanag sa akin, ngunit hindi nila ito nagawa. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga panaginip at lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at may papaliwanag ang sulat na ito, bibihisan kita ng damit na kulay ube. Kukwintasan kita ng ginto at gagawing ikatlo sa kapangyarihan sa aking kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po at ipapaliwanag ang nakasulat. Mahal na hari, ang inyong amang si Nebuchadnezzar ay binigyan ng kataas-taasang Diyos ng isang kaharian. Niloob ng Diyos na siya ay maging makapangyarihan at binigyan siya ng karangalan. Dahil sa kapangyarihang iyon, lahat ng tao sa bawat bansa at wika ay nanginig sa takot sa harapan niya. Ipinapapatay niya ang gusto niyang ipapatay at iniligtas niya sa kamatayan ang nais niyang iligtas. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas at ibinababa naman ang gusto niyang ibaba. Ngunit nang siya'y naging palalo, matigas ang ulo at pangahas, inalis siya sa pagiging hari at nawala ang kanyang karangalan. Inihiwalay siya sa lipunan at nanirahang kasama ng maiilap na asno. Ang isip niya'y pinalitan ng isip ng hayop. Kumain siya ng damo tulad ng mga baka. Sa labas siya natutulog at dooy nababasa ng hamog. Ganyan ang kanyang kalagayan hanggang sa kilalanin niya ang kataas-taasang Diyos, ang namamahala sa kaharian ng mga tao, at inilalagay niya sa trono ang sinumang nais niya. At bagaman alam ninyo ito, Haring Belteshazzar, hindi kayo nagpakumbaba. Sa halip, nagmataas kayo sa harapan ng Panginoon ng Kalangitan. Ipinakuha ninyo ang mga sisidlang mula sa kanyang templo at ininuman ninyo at ng inyong mga tagapamahala, mga asawa at asawang lingkod. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Mga Diyos na hindi nakikita, hindi nakakarinig ni nakakaunawa man. At ang Diyos na nagbibigay at nagtatakda ng inyong buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala niya ang kamay na iyon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang nakasulat, Mene Mene Tekel Parsin. Ito naman ang kahulugan, Mene. Nabibilang na ang araw ng iyong paghahari sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel, tinimbang ka at napatunay ang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Iniutos ni Haring Belteshazzar na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan ng yari sa dalisay na ginto. Pagkatapos, ipinahayag niyang ito ang ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Nang gabi ring iyon, pinatay si Belteshazzar, ang hari ng Babylonia. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni Dario, hari ng Media na nooy 62 taon na. Si Haring Dario ay pumili ng 120 pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 namamahala sa mga pinuno
ng rehiyon at mangangalaga sa kapakanan ng hari. At isa rito si Daniel. Si Daniel lang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihiran niyang karunungan. Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala sa buong kaharian. Kaya ang dalawang kasama niyang tagapamahala at ang mga pinuno ng mga rehiyon ay humanap ng maibibintang kay Daniel upang huwag matuloy ang magandang balak ng hari para sa kanya. Ngunit wala silang makitang dahilan sapagkat laging matapat si Daniel sa kaniyang tungkulin. Kaya't sinabi nila, wala tayong maibibintang sa kanya maliban sa mga bagay na may kinalaman sa kautusan ng kaniyang Diyos. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. At gayon nga ang ginawa ni Haring Dario. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, siya ay kanilang isinumbong sa hari at sinabing, hindi po ba't pinagtibay ninyo ang isang kautusan na sa loob ng 30 araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao liban sa inyo at ihahagis sa kulungan ng mga leon ang sinumang lumabag dito? Sumagot ang hari, ang kautusan ng Media at Persia ay hindi mababago ni mapapawalang bisa. Sinabi nila, mahal na hari, si Daniel po na isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda ay lumabag sa inyong kautusan at 3 beses pa po kung manalangin araw-araw. Nang malaman ito ni Haring Dario, nabalisa siya at maghapong inisip kung paano maililigtas si Daniel. Nang magkaroon muli ng pagkakataon ng mga kaaway ni Daniel, lumapit ang mga ito sa hari at sinabi, alalahanin ninyo, mahal na hari, na batas sa Media at Persia na hindi maaaring baguhin ang alinmang kautusan na pinagtibay ng hari. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Kinabukasan, maagang bumangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag, Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay, iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari, wala pong nangyari sa akin, sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. Dahil dito, labis na nagalak ang hari at iniutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na, wala silang nakita kahit man lang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kaniyang Diyos. Ang mga nagbintang kay Daniel ay pinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasayod sa kulungan ay nilapa na sila ng mga leon. Pagkatapos, sinulatan ni Haring Dario
ang lahat ng tao sa bawat bansa at wika sa buong daigdig. Isinasaad sa sulat, sumainyo ang kapayapaan. Iniuutos ko sa lahat ng aking mga nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Dario at sa panahon ni Haring Ciro ng Persia.